So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. Binabati ko po kayo ng isang magandang araw. Hopefully, lahat ng ating mga kamanok ngayon ay nasa maayos na kalagayan. Okay, ngayong gabing ito mga kamanok, muli ako nagbabalik, PJ Vergara, at hanggang kaya kong sagutin lahat ng inyong mga katanungan sa comment section, bibigyan ko po yan ng kaliwanagan sa paraang alam ko. Okay? Para sa mga newbie natin dyan, para sa ating mga baguhan pa lamang sa pagmamanok, para sa inyo po yung mga video ginagawa ko. And for those persons na ating mga kamanok dyan, na willing na umunawa at umintindi ng mga topics tungkol sa pagmamanok, welcome po kayo dito mga kamanok. And para naman din sa ating mga kamanok na marami ng kaalaman na napulot, marami ng kaalaman na alam, so... Okay, marami po tayong channel dyan na inyo po sanang bigyan din ng pansing panoorin. Okay, so ngayon mga kamanok, sasagutin natin ang isang katanungan galing sa ating kamanok. Sigurado ako na napakarami nating kamanok na meron din ganitong klaseng sitwasyon. Ang tanong na ito is galing kay Johnny Paderguya. Ayan, ang tanong niya, sir, tanong lang po, bakit po ang manok ko 3 years old pero may time na kumakalas? Kung minsan naman maayos, malusog naman siya. Pag kumakalas parang inahin, talagang kumakakak. Okay? May pag-asa pa ba na mabuo ang loob niya o pangkawali na lang talaga? Okay, so 3 years old kailangan yung manok na ganyan, eh dapat naka-tune na yung kanyang sarili. Ibig sabihin, hindi na natin masasabing late maturing yan kung 3 years old na siya. Kailangan yung manok kung ganyan ang kagulang, kailangan, ano na siya, buo na yung loob niya. Okay? So mga kamanok, kung nangyayari pa rin yung ganyan, paminsan-minsan okay, paminsan-minsan hindi, so yan po ay nasa linyada na po yan, nasa breeding process na po yan. Ibig sabihin, hindi po maayos yung breeding na nangyari. Ibig sabihin, maaaring it's either doon sa kanyang tandang or either doon sa inahin, meron po siyang linyada na talagang kumakalas. Okay? So, hindi po natin pwedeng ipilit yung mga ganong klase ng linyada. Okay, so ano ba dapat natin ginagawa? Ang dapat natin ginagawa, inaalis po natin at hindi po natin hinahayaan na paramihin pa yung mga linyadang ganon. Kasi po, kung ganon po lagi yung ating may experience sa ating mga palahe, wala pong pupuntahan yung ating pagbibreed, yung ating pagmamanok. Okay? So lagi pong sinasabi sa inyo, kapag kayo is nagbreed, lahat ng aanakin, subukan nyo po sana. Para sa ganon, malaman nyo po kung saan kayo kailangan mag-adjust. Okay? Kung sa gameness, kinulang mag-infuse kayo ng hatch, susunod. Okay? Para po matimpla nyo, okay? Matimpla nyo ng maayos yung inyong mga naging palahe. Okay? Para po pagdating ng araw, wala tayong maging aberya. Okay? Kaya po lagi ko sinasabi, i-breed nyo muna, subukan nyo muna bago nyo paramihin. Paano nga kung magkaroon ng ganyang klase ng sitwasyon? Tapos marami na tayong na-produce. E di, sayang lamang po yung panahon natin. Sayang yung pera, sayang yung panahon, okay? Sayang yung mga offspring, di ba? So kasi ikakal lahat ng yun, ikakal kung ganun lahat ng history ng mga naging palahi. Okay, maganda dyan, subukan po natin muna. Okay, so itry nating ihanda kapag naging hindi maganda. So, stop tayo ng breeding. So, wala tayong panahong na naaksaya. Wala tayong perang naaksaya. Ano? So, ibig sabihin niya, madali nating matitimpla ang bawat bagay-bagay. Okay, so para sa akin, stop breeding po tayo pagka ganyan. Okay, kasi po, kung na-condition naman natin, malusog naman yung manok, so walang dahilan o walang bagay para kumalas yung manok na yan. Okay, so sana nasagot ko ng maayos yung katanungan mo, ano? Sana nabigyan ko ng linaw, ano, sa paraang alam ko. So bago natin tapusin yung video ng ito, gusto ko lang sanang ipakilala sa inyo itong ating natural organic
na Herb Ox mga kamanok for conditioning, pre-con and maintenance. Napakaganda po nito mga kamanok. Sana po yung masubukan ninyo kasi ito po yung mga vitamin ang ginamit ng ating mga baguhan na nagkamit na ng Campio Nato. Okay? And especially dahil breeding season ngayon, sana po masubukan nyo rin ating, itong ating Herbotics mga kamanok para sa ating mga sisiw. I-finerment po natin kaya napakaganda at ang daming vitamina na tinataglay ng boteng ito. Ito po mga kamanok ay puro po ito. Kaya makikita nyo mga kamanok, yung pong mga fibers na nasa ilalim, yan po ay purong Herbotics mga kamanok. Ito po ay inihahalo pa sa painom, hindi po ito idinidirektang ibinibigay sa ating mga alaga. Kaya po napakatipid po nitong gamitin. Okay, Herbotics para sa ating mga sisiw and para din po ito sa conditioning, pwede niyong ihalo sa feeding ng inyong mga inihahandang mga manok. And especially Herbox mga kamanok, capsule kaya napakaganda gamitin sa ating mga inihahanda. Okay, hanggang sa muli mga kamanok, sana ay nabigyan ko ng linaw yung ating mga kamanok dyan na nagtatanong. And syempre, kung kayo man o isa ka sa nanonood nito at meron ka katanungan tungkol sa pagmamanok, sana ay iwanan mo sa comment section yung katanungan mo at kapag ka nakita ko yan, bibigyan ko rin ng maayos na kasagutan base sa aking nalalaman yung katanungan mo. Okay? So hanggang sa muli mga kamanok, maraming salamat sa pagtitiwala at hanggang ngayon nandito pa rin kayo. Ano? So magkita-kita pa rin tayo sa susunod pang mga video ang gagawin ko. Hanggang sa muli, paalam!